Hi guys, welcome dito sa The Sun Charo. Ang reading nito ay for collector for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collector your energy at this time. May mga kaaway ka na hindi na makapangharang sa'yo. Na hindi na makapang-challenge sa'yo, guys. Kasi na-booking na sila eh. Alam na yung mga schemes nila, oh. May mga nalaman ka na. Maaring dahil aware ka na kapag lagi ka na ng depensa or you're protected. Maraming may napoprotekta din sa'yo. Dahil may nabuking, may nalaman, may nadiskubre. Merong someone na ikaw to for sure na nakarecover na. Ikaw ba yung nakarecover? Ikaw to. Na nagawa mo makarecover from emotional turmoil, from sadness, from negativity, yung negative emotions na naramdaman mo, yung mga negatibo na nasa isipan mo, na-release mo na, mga ganun ba? Yung mga negatibo sa isipan mo, mga negative emotions, na-release mo na yan. Eh, hindi na nila mamanipula yung isip mo, yung buhay mo, yung emotion mo. You know? And wala na silang kapit dun sa itaas. Parang binitawa na sila ng itaas na lang tanong ko, binitawa na sila. Maaring dati, pag humingi ng favor o humingi ng pasensya, patawad, at forgiveness, pinapatawad, pinagbibigyan. Pero ngayon, binitawa na sila. Because ulit-ulit na lang yung ginagawa nila na kasamaan. Ganon? Yes. Kasi po ulit-ulit lang yung ginagawa nilang kasamaan. Ang gagawa, tapos yung gagawa sila ng kasamaan or kumbaga pinagbibigyan ba na magbago pa? Na wag hatulan muna. Ganon. Ganon naman yun eh, di ba? Pero ganun naman ulit. Pagtapos maghingi ng pasensya, gagawin na naman nila ulit yun. No? Pag nakaramdam ng inggit o inis or yung insecurities, oh, parang pabulag-bulagan lang. Parang ganun ba? Parang after nilang maghingi ng pasensya o patawad, napatawarin sila na ay ulitin na naman nila. Ganun. Nagawin na naman nila. Ngayon, emotional to. Itong tao na to. Parang malunod sa emosyon niya.
Kung kaya nga, tingnan nyo guys. With the Knight of Swords, nagsialisa na yung mga negativity sa'yo or spirits o negativity yan. Maraming negativity yan. Mga dark entities, mga ganyan. Nagsialisa na yan sa'yo. Pwede spirits or kung ano man yan. Kasi itim siya, no? You could able to take action sa kung ano yung gusto mong gawin. You could able to achieve for what you want. You could pursue your goals in life. Or kung person mo to na pinigilan, kinontrol, nasalisa na yung mga nangontrol sa kanya. Yung mga nang-harm sa kanya. More information. Ayun, in reverse yun siya. Hindi ka na nila ma-challenge pa. Hindi ka na nila maharangan pa. Hindi ka na nila mapisti. Hindi ka na nila ma-atake. See? Hindi na nila mamanipula yung isip mo, yung buhay mo, yung love life mo, yung lahat ng areas ng buhay mo. There is a new beginning here. After that, what happened to you, na parang dumaan ka sa transformation, parang inalaw lang yan na mangyari sa'yo yun, nagawin nila yan sa'yo, for you to transform, to change, and to improve, and to become more strong, and yung maging matatag. The more na mahirap yung pinadaanan mo, the more na mas strong ka, the more na mas matatag ka. Hindi mo pagdadaanan yan kung hindi mo kaya. Ngayon, balance ka na and nag-heal. Merong naka-align sa'yo. Merong someone na na-awaken. Na ikaw to. Baka ikaw yung na-awaken din. Hindi. Ito yung mapapangasawa mo. Yung maaaring magdadala sa'yo sa ibang lugar, sa malayong lugar, aalis kayo, ito yung mapapangasawa mo. Magagawa niyang makapag-take ng action. Ayan o, may mga negativity na para nag-cloak yan eh, nakumontrol, pero yun, nagsialisa na yan, nagsilipaan, nagsilayuan na, no? And parang challenges din yun sa kanya. Yung mga pinadaanan niya, parang nirestrict siya, kinontrol siya, kung gaano siya katibay, katatag, ganun, kung gaano siya ka-strong, kung gaano siya ka-pursigido, and talagang willing na magtagumpay na mapangasawa ka at makasama ka. Ayan. Pwedeng past person or new person. Seven of Wands in reverse. Itong person na to, kung naging defensive to, lalo kung past person mo to, hindi na siya defensive ngayon. Kung yung person na naging defensive siya sa opposite sex or sa past person niya o sa karmic niya, hindi na siya defensive. Nag-heal na din to eh. With the Six of Swords energy. Bala ka bang dalhin ito sa malayong lugar? Hindi. Maring lumayo sa iyo to. O bala ka ba niyang kunin? Bala ka niyang kunin. Ayan. O isama sa kanila. O positive siya. Magkabalikan kayo at kukunin ka niya. Dadalhin ka niya sa lugar nila. Baka malapit na yung lugar nila. Kaya hindi daw sa malayong lugar. Kamalapit lang.
sa imo. Hindi naman ganun kamalayo. Siyempre, pag nasama kayo, kukunin ka talaga niyan. Pagbubuo na kayo ng pamilya. Five of Wands. Mga superior na mga tao tiyo. Narcissistic siguro yung mga yun. Hindi nga makapag ano eh. Yung makapag makapag ano mataas-taasan sa'yo. Yung mga parang minamaliit ka. Hindi na. And parang mababa yung tingin sa'yo na parang tinataas nila yung sarili nila and then mababa yung tingin sa'yo. Yung mga ganun. With the five source energy. In reverse. Three of Wands. Wala na ang delays to guys. Wala ka nang kumbaga hindi ka na mag-antay pa na matagal. Kasi mawala na itong mga maharang na ito eh. O witches at ito. Yung mga humahadlang. Kutarabida o witches man. Yung mga humaharang sa pangarap mo sa buhay. Kung ano man yan sila. Ng mga kontrabida o kontrabido man. Ng mga evil. Mga ganun. Ng mga gusto mo challenge. Ng mga gusto mong blakan ka. Hadlangan ka. Nawala na kasi sila eh. I don't know kung paano nawala. Three of Swords in reverse. Queen of Cups in reverse. Nagkaroon ng hustisya. Hindi ka na masasaktan pa. Kung sinasaktan ka physically or spiritually, itong Queen of Cups na to. Queen of Cups yan, mukhang may kasama siya. I don't know. Basta merong gumawa. Merong gumawa siya ng scheme or may mga nagbablock sa sa'yo para hindi mo ma-achieve yung goal mo, para hindi ka maging masaya sa buhay. Ganun naman yung purpose nila eh. Para hindi ka umasenso. May mga ganyan kasi talaga guys. And para hindi ka magatulong ng person mo. Kung ano man ang reason nila. Kung ano man ang intention nila. No? Bakit ginagawa nila yan sa'yo. Vicious and parang walang puso. Walang care. Walang pagmamahal. Parang someone na parang evil. Evil. Parang walang hindi marunong magmahal sa kapwa niya. Parang ganun. Someone parang walang empathy yung mga ganun. Nagkaroon na ng balance or yung balance dito, justisya. Nagkaroon na ng parang nag-serve na yung justice. Nag-serve na yung justice. Or masiserve na yung justice na mahatulan na. Baka nakatulan na nga eh. Kung kaya nawala sila eh. Kung kaya hindi na sila makapang-block. Natulan na sila. Hindi ka na nila masasaktan. I don't know kung anong hatol yan. And pang long term na hatol daw yan. Pang matagalan. Pang long term. Pang matagalan na hatol sa kanila. O sa kanya, sa kanila. Ganun. Sa kanila. Hindi lang yan isa, meron yung kakuntsaba. Para hindi ka na nila masaktan, para hindi ka na nila mapastagnan.
para hindi na nila mapastagnant yung love life mo, yung lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi sila nagtagumpay over you sa mga masama at evil na plano o maginawa nila sa iyo, sa mga schemes nila. Oh. Upright pa to. Hindi nag-succeed yung ginawa nila. Yes, upright to. Mayroong darating sa'yo, guys. Ayun, oh. Night of Wands. Mayroong susugod kahit nang parang may humaharang, no? Parang may dragon humaharang. O evil, o kung ano man to na humaharang na pag dumaan siya ay parang in-inflict ka ng fear to para hindi siya susugod. Parang napapangunahan ng takot. Mga ganun yun eh. Yan ang ginagamit kasi ng enemy, takot, no? And may humaharang, parang kinukontrol, pinipigilan, no? May pumipigil, pero talagang prosigido to at passionate siya, fearless, color red, brave, no? Brave itong person mo. And positive as well. And so driven. Motivated talaga na mag-take ng action sa'yo, na makasama ka at mamuhay kayo ng komportable at home sa piling ng isa't isa. Yung magsama na kayo, yung merong pagtutulungan sa inyo, na masaya kayo together at ma-enjoy nyo na yung life and yung maging masaya kayo sa buhay. You will live a positive and a beautiful life. Maring pag nagsama kayo nitong taong to, magtatanim kayo ng mga flowers sa pots, ganyan. Ayun, no? At magtutulungan kayo ng magtanim-tanim. O kaya ay any plants. Baka mahiligan nyo yan na magtanim-tanim kayo. Mga ganyan ba? Puro ng bulaklak sa paligid nyo. Ang ganda niya, di ba? Pagka ganyan. Ano, Nay? Ilagay mo na lang po dyan. Maganda dito ko na sabi mo, binabantayan mo. Ngayon ko lang kita ka. Kahapon, apat na kuha ko dyan. Dahil na puro hinog. Saan? Oh? Saan ba, Nay? Kunin mo, Nay? Upright ba to? Yes. Upright. May lumalayo. Ano itong lumalayo na to? Four of Pentacles. Kanino lumalayo sa'yo? Someone na possessive. Yes, sa'yo. Lumalayo siya sa'yo. Parang ikaw to, yung Queen of Swords dito. Na may self-love ka, may self-worth. Maybe past person mo to na tamad naman mag-effort. Parang covetous, possessive. Stable siya. Malago sa kanya yung pilak, money, stability. Tamad naman mag-effort sa'yo. Parang hindi naman ganun kaprosigido. Lumalayo sa'yo. Kasi cold ka. Naglalagay ka na ng boundary. Parang abusado itong taong to. Abusado to. Yes, abusado siya. Meron siyang option, meron na siyang pamilya. Abusado siya kasi meron siyang pagdating sa iyo. Kasi meron siyang pamilya. Alam mo na or hindi, meron siyang pamilya.
may option siya, ikaw at yung isa, yung pamilya niya, asawa niya. So parang gusto niyang gawin, gawin kakabit. Ganun. Lumalayo na siya. Dapat lang yun siyang lumayo kasi may asawa na siya. Umiwas na lang siya para walang gulo, no? Ganun. Kasi may asawa na din naman siya. Maliban lang kung nakatadhana kayo, ay gagawa ng paraan ng tadhana para magsama kayo. Pero mukhang ito ang nakatadhana sa iyo, itong pasugod sa iyo. May pamilya ito ni Santo. Pero possessive pa rin sa'yo. Pero ayun, umiiwas na lang siya kasi alam niyang hindi mo na siya tatanggapin sa buhay mo. Dahil hindi mo na talaga tatanggapin niya sa buhay mo. Tingnan natin. Hindi naman. Pag mag-offer niya siguro ng a cup of love or a relationship sa'yo, maaaring may pag-asa pa yan sa'yo. Pero yun nga lang, meron siyang option. Juggling siya. Ikaw yung pamilya niya. Baka may asawa na ngayon eh. Kasi meron siya ng pentacles dito. Parang ayaw yung bitawan din. Parang mahalaga ikaw at yung pamilya niya. O baka pamilya, yung pamilya na sinasabi dito ay pwede magulang na. O baka may asawa na talaga. O may kinakasama, ganun. Kung kayo tinatamad mo effort kasi meron siyang asawa na siguro. O kinakasama. Baka may anak pa sila. So, focus na lang siya. Kung may anak na siya at may asawa, focus na lang siya sa pamilya niya. Diba? Kung para kayo sa isa't isa, then, you know, may aalayin kayo niyan ng angels kung para kayo sa isa't isa. Balang araw. Pero, for sure, hindi siyang para sa'yo. Ito ang para sa'yo. Ito. Ito ang darating na to. Maraming twin flame mo yan. Or mirror. Basta meron kayong soul connection ng tao na yan. At seryoso yun sa'yo. Wala siyang ibang gustong ofera ng cup of love niya. Or wala siyang ibang gustong makasama. Ikaw. Sa'yo siya komportable. Sa'yo magaling yung loob niya. New person or past person. Maraming past person mo to. Twin flame mo to. Let's see. No. Soulmate mo yan. Parang soulmate mo siya. Or mirror. Twin ray. Mirror. Mga ganyan ba? Mirror. Parang isa lang yun eh. Mirror. Parang baka magkahawi kayo. or merong mga similarities sa inyo. Merong mga similarities sa inyo. Mirror eh. Magkaiba tayo yung twin flame sa mirror. Parang nami-meron yung isa't isa. Ganon. Ba, twin ray? Iba yun eh, twin ray. Twin ray? Twin ray. Twin ray, guys, twin ray. Twin ray nga, tama. Twin ray na mirror. Parang half soul mo siya ba? Half soul, it's your half soul. Twin ray. In twin flame, ano lang yan, meron lang kayong same path na you will grow pag na-meet nyo isa't isa. Eto, half soul mo to, mirror. Parang kambal kayo niyan. Feminine and masculine. Parati doon ang kaluluwa mo. So, eto na lamang for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe. At upunin nyo kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ang notification sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.